Magandang araw mga bro. Ito, may bablog na naman tayo. Samsung. 32 inch lang to mga bro. Tapos, smart TV na siya. So, plug in natin. Kung anong problema nito. Wala daw picture, sabi ng mayari. Ayan, may gumagana naman siya pero ayan mga bro, yan yung problema niya. So tara na, buksan natin mga bro. So ito na mga bro, nabuksan na natin. Ito yung main board niya. Tapos ito yung top board na ginamit. Yan. So share natin to para sa mga nag-umpisa. Kasi ganyan din tayo dati. Nag-research din tayo ng maigi bago natin na master. Ilang basis din natin to pinag-aralan ng ganitong top board kung paano execute. So para naman makatulong tayo sa mga nag-umpisa. So gagawin natin dito mga bro is mag voltage check tayo. Plug in. First, dito tayo sa fuse, sa tawid ng fuse. So pasok, mayroong supply. Tapos dito tayo sa dito dapat mayroon tayong 12 volts dito. So mayroon, pasok. Tapos dito meron tayong 1.8. So yan, pasok din. Ano pa ba? Dito ating 3.3. Pasok din. Itong IBDD natin is walang voltage to. Kasi kadalasan pag ganitong trouble, so yung bone wala din. So pag walang bone, wala din yung IBDD. Ito yung bone. So yan, 0 volt. So ang gagawin natin para ma-probe natin kung buo pa tong DC-DC, baka nag-protect lang to. So bunutin muna natin. Yan. Tapos plug in uli, abang tayo sa bone. Yan. Abangan natin. So nag-fluctuate siya mga bro. Fluctuate, nagpo-protect yung DC-DC IC natin. So ang gagawin natin dito mga bro is ito sa kanyang level. Ito, sa dulo. Meron yan. So makikita natin dyan sa dulo kung anong nakasulat dyan dito. So tapos yung test point yan mga bro
yung sa taas na blur ating ano camera. Ito ang sa taas nito. Dito yan mga bro, makikita. Dito yan sa taas na banda din. Yan. Tapos yung sa ilalim na pangalan, yang naka-indicate sa ilalim. Dito din yan mga bro, sa ilalim din na test point. Yan mga bro. Ito yan mga bro na. So hindi naman tayo maligaw dyan, basta kung ilang dot yung test point makikita sa baba. Ang nakasulat dito sa baba, ganun din. Yan. Ganun din sa taas kung ilang sulat dyan. Dito din yan. Yan. Nga dot-dot. So ngayon, since nagpo-protect yung DC-DC IC natin, so kailangan nating mag-cut ng mga gate signal kasi sa mga LED TV napaka-sensitive yan. So once na mayroong ma-detect yung DC-DC IC natin, ito na leak or short na gate signal, mga CK clacking signal, so hindi yan bato ng required supply dito sa ating panel. So paano ba natin malalaman kung saan dito yung ikakat natin? So bago natin i-cut mga bro, alamin muna natin kung saan dyan ang importanteng mga CKB lines na dapat nating i-cut. So as I mentioned earlier, itong nakasulat dito, yan mga CKB 1, CKB 2, CKB B1, CKB B2, dito yan sundan lang natin. So ang pagka, so ito yan mga bro, ito yung CKB1 natin, ito yung CKB2, CKB1, saka CKB2. Itong dalawang pares, yung apat na test point to, isa, dalawa, tatlo, apat, yun to lang ang subukan natin i-cut. Pero bago natin i-cut, i-continuity test muna natin kasi pag may leak dyan, mag-reading tayo ng K or ohms. Pero pag hindi leakage yung mga signal na yan, is ma-reading natin is mig. So dito tayo mga bro mag chitrace. So ito yung CKB1, CKB2, CKB1, CKB2. So yan yung test point na bigyan nating pansin. So first, naka-resistance tayo. So check natin yung CKB1 to CKB2. So mig siya mga bro, so walang problema. Tapos CKB2, CKB1, CKB2, CKB1 at saka CKB2. So wala rin, mig din mga bro. So dito na naman tayo sa CKB2 at saka CKB2. Subukan natin. So mig pa rin. So dito tayo sa CKB1 at saka CKB1. So yan mga bro, may na-reading tayong ohms. Yan kung nakikita nyo sa tester.
402 402 point something yung na-detect ng tester natin. So ibig sabihin yung i-execute natin na i-cut, so itong CKB1 at saka CKB1, so yun yung magkapares. So yun yung may problema mga bro, kaya nag-protect yung ating DC-DC IC. So first, cut muna natin yung isang piraso mga bro. Subukan muna natin i-cut tong CKB1. Ito. Bago i-cut, ilinisan muna natin, tanggalan natin ng insulation para pag hindi dito sa side na to ang may problema. So mabilis lang nating idugtong. So isa lang muna mga bro. So ganyan lang. Tapos so i-cut natin tong isang isang lines itong CKB1. So magka tayo dito tayo sa baba ng test point, kasi i-cut natin yung papasok dito sa panel na circuit. So yan, buzzer natin kung na-cut na ba. So yan, buzzer. Sa baba, positive mga bro, na-cut natin. So ngayon, subukan mo natin i-test uli. Range tayo ng resistance, yung mataas, yung mig. So ito ngayon, i-test natin kung leakage pa ba siya itong CKB1 at saka CKB1. So wala na mga bro. So pag dito tayo sa ilalim, yan, may nare-reading tayo. So nakatsamba tayo mga bro. So hindi na tayo, na-detect na natin na dito ang may problema. Kasi dito sa kabila to na ito mig now. So clear sa kabila. So pag nakataob yung unit, nasa left side natin is clear. So ibaba natin siya. Ito yung sa right side. Yan, nare-reading niya is ohms. So dito na side ang may problema, nag-get signal. So nakatsamba tayo mga bro. So pwede na tayong mag testing, voltage check kung may masukat na ba tayong 33 volts or 30 volts na requirements ng panel. Okay. So plug in natin mga bro. Dapat siguraduhin natin na hindi tayo mag short dito mga bro. Yung bone lang talagang tutoka natin. So plug in. So yan mga bro, mayroon ng 32 volts. Yan mga bro, kita nyo ba? Ilaw natin. So yun mga bro, may 32 volts na, nakatutok pa rin tayo sa bone. So yung kanina na walang supply yung EBDD natin, so ngayon mayroon na yan. Mayroon na yan, yan mga bro, 14. Yan mga bro, 14 to 15 volts yan. So pwede na nating silipin kung may display na ba. So yan mga bro, tinanggal natin yung camera.
para ma-focus natin. So yun lang yun ang kinat natin mga bro. So testing muna natin, pero pag may display na to, makita natin na may display na mga bro, ikakat natin yung kapares niya, itong CKB B2, CKB 1, CKB B2, CKB B1 mga bro, yun yung kapares niya. Ikakat rin natin yan mga bro, kasi yan yung magkadikit na circuit. So plug in lang muna natin para silip natin kung mayroon na bang display to. So yan, so mayroon na mga bro, yan o. So okay pa yung panel niya mga bro, unang sira. So tuloy tayo mga bro, ito kinat na natin yung kapares niya, yan yung CKB B1, yan yun. So plug in lang natin. So sandal natin dito sa glass. So yan na mga bro. Ay. So no signal. So lagyan natin ng antenna. So yan na mga bro. So okay na mga bro. So again, salamat sa panonood at salamat sa mga nag-subscribe, yung sumusuporta sa channel ko. Shout out sa mga lahat ng mga katik. So kung bago ka sa channel ko, sana huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa tuwing mayroon tayong video na i-upload. So God bless mga bro. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana may nakuha kayong kunting ideya.